Sir, yung first grace, kung bakit tayo nakakatayo, kung bakit natutulog ba ang isa sa atin. Dahil yung second word, kung maalala nyo, second word, yung second word ng ating Panginoon Jesus. Truly, I say to you, you will be baptized. Nung tinanong ni Pilato, nung una pa lang, nung tinanong ni Pilato, ang mga tao ko, sino yung gusto nila pakawalan, ay si Barabas, o yung tsaka yung isa. Dalawa yun. Si Dimas, on his right, yung sa left, sino si Barabas. Pinili ng mga tao na sa paligid nila. Kung sino yung pakakawalan nila. Si Barabas, yung pinili nila. Kapalit ng ating Panginoong Jesus. Kung natatandaan yung last week yung preaching ni Pastor sa atin, yung about crucifixion. Crucifixion is, sabi nga rin, is the most terrible form of punishment nung panahon ng Romano. Roman Empire, kung natatandaan yun. Pag naipako ka doon, kagaya nung gawin, ginawa ni tao doon, kahiya yun. Ibig sabihin, grabe yung kasalanan na pinagawa. Let's see the second word natin. Yeah. Sa Lucas 23:39-43, nakalagay dito ang sinabi sa Lucas, nilait siya ng isa sa mga salarin na nakapako sa krus at sinabi, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo ang iyong sarili at kami. The verse 40, sumagot ang isa sinaway siya na sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayon din kaparusahan? Tunay na ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating ginawa. Ngunit ang lalaking ito ay walang nagawang anumang pagkakamali. Sinabi niya kay Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Imagine that scene, mga kapatid. Yung scene na nandito si Christ na nahihirapan, dubuan, bali na yung puto, tapos yung mga laman niya dahil sa pagkakahataw sa kanya. Yung si Lord hanging at the most wrong place for him. Hindi nararapat ang ating Panginoon yung sa peso niya nung panahon na yun. Bakit hindi na nababagi ang Panginoon doon? Sabi nga sa Acts, ate, sabi sa mga gawa, 10:38, alam niyo at tungkol kay Jesus na taga Nazareth at kung papaano pinili siya ng Diyos at pinuspos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang tao upang gumawa ng kabunihan sa mga tao at pagalingin ang lahat ng pinapahirapan ng Diablo. Nagawa niya ang mga ito sapagkat kasama niya ang Diyos. Sinabi sa Biblia na wala siyang kasalanan. Alam naman natin lahat yun, kung especially sa mga nag-aral, at naririnig natin sa mga tagapagturo, at tunay na walang kasalanan ng ating Panginoon. Nabuhay siya ng dalisay, ngunit nasaan siya ng mga oras na ito. Nasa krus, hubad, na para makita at isultuhin ng lahat. Lahat tayo hindi natin gusto yung gano'n na eksena natin. Ayaw nating maranasan yung gano'n eksena. Kagaya yung sinabi sa verse 39 ng isa. Verse 39, PowerPoint. Nilait siya ng isa sa salari na nakapako sa krus at sinabi, kung ikaw ang Mesiyas, iligtas mo kami at ang inyong sarili. Bakit nasabi ng isang yun? Nakisali siya sa mga tao na sa paligid niya. Sabi nga, he was blinded. Isa siya sa inaalipin ng kaaway sa mga oras na yun. Pero kagaya yung sinabi ng ating Panginoon sa unang verse pa lang, na Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kung isipin nyo, kung makikita nyo, kung napansin nyo nakapanood dito ng Passion of the Christ. Lahat tayo, di ba? Yun, sila na yung sa Passion of the Christ. Sabi nga, kung bakit papansin nyo, our Lord is very silent. Hindi siya nag-reply sa crowd. Kung mapapansin nyo, yung pinapahirapan siya, lahat ng mga ginawa sa kanya, hindi siya nagsalita.
kingdom. Kahit ininsulto siya, hinamak siya, tiroan siya, wala kang narinig. Pero ngunit, ngunit may nagsisisi kriminal. Yung isa, humingi siya ng tawad sa ating Panginoon. Nag-reply, kung mapapasin niya, nag-reply agad ang ating Panginoon. He instantly responded with compassion and assurance. The second word, yung second word natin ngayon, it's all about the word of assurance, word of salvation. Verse 42 and 43 natin. Ayan. Yung sinabi yan, sinabi ni Jesus, Panginoon, alalahanin mo ako pag ikaw ay nasa, pag-ahari mo na. Sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa iyo, na sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Kung isipin nyo, ganito yung pag-iisip ng ating Panginoon. Yung pagmamahal niya, yung grasya niya. Sabi niya, God stands ready to respond to the repentant. Ganun na lamang ang puso ng Panginoon, ang pagmamahal niya, ang grasya niya sa mga taong gustong humingi ng tawad at magbalik-loob sa ating Panginoon. Nakita ng Panginoon yung puso ng tao niya. Binigay ng Ama yung puso sa tao niya para humingi ng tawad sa ating Panginoon. Nakita ng Panginoon yung puso ng lalaki yun, may paggalang, may pananampalataya. Kung si Barabbas, sabi niya, ay hinamak ang ating Panginoong Jesus. Pero si Dimas, kabaliktaran ang ginawa niya. Kung maalala niyo, sinabi niya sa verse 40, sumagot ang isa at sinawin niya at sinabi, hindi ka ba natatakot sa Diyos na ikaw ay nasa gayon din kaparusahan? Tunay ang kaparusahan sa atin ay matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran ng ating ginawa. Kung makikita natin, ang tao tumutukoy kay Jesus bilang Diyos, tunay nga sa buhay ng sino mang tao. Sabi nga, ang pagkataan sa Psalms 111 verse 31, ang pagkatakot sa Diyos at ang pagkilala sa ating Panginoong Jesus ang simula ng karunungan. Ang paggalang ni Dimas may pananampalataya sa ating Panginoon. Kung mapapansin niyo yung difference ng dalawa, difference si Barabbas at difference si Dimas, the way they spoke kay Jesus Christ, wala siyang iba, wala, yung sa sarili niya, wala siyang si Dimas, wala siyang iba na ibig sabihin, walang pagmamataas. Pagpapakumbaba, yung naramdaman niya ng mga oras na yun, dahil wala siyang ibang ginawa kundi yung ako sa halaga niya sarili. Hindi niya binigyan katuwiran ang kanyang sarili. Kaya nasabi niya, doon sa isang nakapako kay Barabbas na tunay na ang kaparusahan ay matuwid sapagkat nararapat ng kabayaran sa ating ginawa. Alam niya na walang kasalanan ng ating Panginoon. Ngunit na lalaki ito, walang nagawang pagkakamali. Humbleness. Nakita natin doon sa isang lalaki. Kay Dimas. Ganun na lamang ang nais ng ating Panginoon sa atin. Humble ourselves before God. In-admit ni Dimas yung kanyang pagkakamali, lahat ng kasalanan na siya'y matupin sa harapan ng Panginoon. Kaya ang pagkilala sa pagiging makasalanan ng isang tao, ang pagkilala sa kanyang kawalang bat kabanalan ay ang unang pagtungo sa ating kaligtasan. Maaring si Dimas, maaring isa siya doon sa mga tao, sabi na natin, kriminal siya, pwede, pero posibleng isa siya doon sa mga tao na nakikunod. Hindi mo siya totally lumalapit, nakikinig, umuupo kay Jesus Christ during nangangaral, pero maaring isa siya sa nakikunod na gumagawa ng himala ng ating Panginoon Jesus. Maaring isa siya sa nakakita kung paano pinahirapan, saktan ang ating Panginoon. Maaring nakita rin yan, isa siya sa nakakita na walang bahid kasalanan. Walang kapaitan, walang sinisisi, walang reklamo ang ating Panginoon sa kabila ng paghihirap na nararanasan. Inubaran ng damit, tinatungan ng koronang tinig, but still, kung mapapansin nyo, no words of complaint that came out from our Lord's mouth. Wala tayong narinig. Kahit kung mababasa natin, doon sa napanood natin, doon sa mga nakapanood ng Passion of the Christ, that's, yun yung ginawa natin, Panginoon.
hindi siya nagsalita ng kahit ano. Pero anong sabi niya, anong klase ng tao ang makakagawa din? Nobody can do it. Nasa kapila lahat tayo, masaktan lang, eh, especially sa mga kabataan, mapalo lang ni nanay, magre-reklamo na. Magkano lang. Pero ito, ibang klase. Sabi niya, sinong tao makakagawa din? Isang larawan na katahimikan na sa kabila ng lahat. Sabi niya, kaya nga nag-desisyon siya. Nag-desisyon si Dimas na sabihin niya na this man is God. Na itong taong ito ay Diyos. Sabi nga, nakita ni Dimas ang glory, ang purity, ang holiness ng ating Diyos. Kaya gano'n na lamang husgahan niya yung sarili niya. Kaya sinabi niya doon sa, hindi ka ba natatakot sa ating Diyos? Sabi nga, it's a statement of faith. It's simple, napaka-importante na maniwala ka kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Nang sinabi ni Dimas, kung naalala niyo sa verse na yun, nang sinabi ni Dimas na alalahanin mo ko, parang sinabi na, isama mo, Lord, isama mo ko. Parang isama mo na ako sa iyo. He wants to be remembered because he wants to be saved. Bigyan tanggap na ni Dimas na that time is mamamatay na siya. Kaya na sinabi niya, remember me. There was faith in Christ and ministry of saviorship that he could save that even those who die. Even those who die and can save them and bring them across to eternal life. Bigyan, ang sinabi ni Dimas, simple, plain, pero pure, yung sinabi niya. Paano nag-respond ang ating Panginoon? At sinabi ni Jesus sa kanya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sa iyo, sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Alam niyo, during that time, itong eksena na ito, pinapanood ko, tapos binabasa ko doon sa, habang nag-aaral ako sa bahay, kasi nagkikisa ako eh. Sa wakto, mahirap pagka may ipakasama ka sa during that time na pinag-aaralan ko to, itong word na to, nakakaiyak itong word na to kasi matutusin, it's unmerited favor from our Lord. We don't deserve to be saved. Kung makikita natin dito sa sinabi ng ating Panginoon, Jesus' promise is sure. Jesus' promise is personal. Siya doon sa tao. Tao ngayon, Jesus' promise is in present tense. Ibig sabihin, today. Hindi bukas. Sasama na kita bukas. Hindi. It's today. And He's promising salvation and heaven. Sabi nga, yung lalaki niyo, criminal. Pero sabi nga, didn't have a chance to do good works. Yung lalaki niyo, criminal yun. Walang chance na gumawa ng mabuti. Walang religion. Hindi siya naka-join ng any religion. Kaya, the criminal was undeserving to go to heaven, just like us. We don't deserve to go to heaven. And Jesus gave us salvation by grace. We don't deserve to be saved. Honestly, we don't deserve to be saved. We don't deserve to be saved. Nothing to do with religion, nothing to do with good works. In Ephesians 2 verse 8 to 9. Ano yung pala ng pag-aaral ko? Verse Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. For it is by grace you have been saved through faith and not this, not from yourselves. It is a gift from God, not by works so that no one can boast. Hindi natin, kumbaga hindi, it is unmerited favor. Sa ating Panginoon, it's the grace of God. It's nothing to do with our religion. It's nothing to do yung good works natin. It's all about the grace of God. Kung bakit ako nakakatayo dito, bakit nakakatutok kami, bakit nakakatayo si na pastora, it's all because of the grace of God. We don't deserve to be here, but because of God's grace, God's love, nakakatayo kami dito. Binigyan kami ng privilegyo ng Panginoon para makapaglingkod sa kanya. Okay. Kung mapapasin yung good works comes after salvation. Kung mapapasin nyo, susundan nyo lang yun. Sa Ephesians chapter 2 verse 10, susundan nyo lang yun. Kaya yung criminal,
doon sa doon sa krus, hindi niya inintay yung huling pagkakataon. Nung nagkaroon siya ng pagkakataon, parang nung na-encounter niya si Jesus Christ, hindrap niya yun. Hindi niya inintay yung huling pagkakataon na mamamatay na siya. Eh, mamamatay na siya literally, pero still buhay pa ng mga oras na yun. Pero hindrap na yung opportunity na yun na ma-encounter si Jesus Christ. Jesus Christ, hindrap niya kagad yun. Hindi nga, yun yung sinabi ko kanina, na binigay ng Ama, yung heart niya, yung humble heart, para makalapit sa ating Panginoong Jesus Christ. Yun, ganun yung naging heart niya, kung mapapansin niyo na nakapagsalita siya sa Panginoon with a humble heart, a humble spirit. And the conclusion, kung for a conclusion, yan, tapos na. for our conclusion, kasi English na tinagalog ko lang dyan, nangyayon kasi pa rin. Mahaba na lang. Mabilis lang, kasi it's all about salvation of God. Okay. Nababasa nyo ba? Okay. Sabi nga dito, ang pangako ng ating Panginoon ay tiyak kahit sa punto ng kamatayan habang dinadala niya ang kasalanan ng salibutan, nagministeryo siya. Iniligtas niya siya kung ang Panginoon ay pinako sa krus at nagdurusa at ang panahon iyon ay nakapaglingkod. Gaano pa kaya na si Jesucristo ay nasa kanyang tamang lugar? Sa langit, naupo sa kaluwalhatian ng buong kapangyarihan at kamahalan, gaano pa kaya ang kanyang ililigtas ngayon? Tiyak na makakapagligtas siya kahapon, ngayon, at bukas. At same, ganun pa rin sasabihin niya. Sinasabi ko sa inyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Sige po, inaanyay.